lahat, welcome po sa ating pananambahan. Harinawa na tayong lahat ay pinagpapala at nasa mabuting kalagayan. Dumako po tayo mga kapatid sa salita ng Diyos. In the book of Colossians chapter 2 verse 10, and the Bible says, "We are complete in Him which is the head of all principality and power." Manalangin tayo Diyos na mahabagin. Maraming salamat sa oportunidad na misan pa ay maramdaman po namin ang iyong presensya at hallelujah, the joy of worshiping you God and the joy of fellowshipping with the brethren kahit sa social media mang banal. Kaya sa aming pagdako sa salita ng Diyos, pagpalain mo kaming lahat, kausapin mo kami, turuan mo kami, palakasin mo aming pananampalataya God. Anoint your humble servant, bayaan mo na lahat ng aming maririnig ay galing sa iyo, Lord. Let your name be glorified today through this message. In Jesus' mighty name. Amen. Glory to God. So, purihin ang Panginoon sa ating binasa. Makikita po natin, mga kapatid, itong words of encouragement na ito mula sa Apostol San Pablo na tayo po ay kompleto o sakdal sa Kanya na pinuno ng lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Bakit natin tinanggap ang ganitong admonition o salita mula sa mga ngaral ng Diyos? Sapagkat, hallelujah, by nature, because of sin, hindi po tayo kumpleto. Meron po palagi tayong sense of slackness, meron po tayo palaging imperfections, meron po tayo palaging pangailangan, meron po tayo mga kapatid na dissatisfaction. And by the way, hallelujah, alam nating lahat na hindi po ito ang plano ng Diyos para sa atin. The Bible says that we were created in the image of God. Hallelujah. So when God created man, it was meant, mga kapatid, for us to enjoy this life. Pero hindi nga po nangyari dahilan po sa kasalanan. Amen? At si Solomon, sa kanyang kapanahunan, pinagpala ng Diyos, binigyan ng kakaibang katalinuhan, hindi lamang talino, kundi pati ng kakayanan. Sabi ng Bible, mga kapatid, to acquire wealth. And hallelujah, to enjoy life to the fullest. Aklat po na Ecclesiastes, chapter 2, verses 1 to 11. Nababasa po natin doon, mga kapatid, na sinubukan niyang lahat ng bagay. Name it. Hallelujah. Ginawa niya lahat. At the end of it, ang kanyang konklusyon, ang lahat ay walang kabuluhan. Praise God. Meron po tayong tinatawag na five senses, no? Napag-aralan natin yan sa science. Yung sense of touch, sight, hearing, smell, taste. At nagulat ako doon sa Google, dinagdagan pa niya, meron pa raw sense of space. What it is, hallelujah, ito po yung mga capability na inilagay ng Diyos sa ating sistema. Hindi lamang para ma-detect ang mga nangyayari sa ating paligid, kundi para ma-satisfy sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ma-satisfy sa lahat ng ating mga nararanasan. Yung ating tinatawag na sense of touch, hindi lamang ito kakayanan, mga kapatid, na makaramdam, kung hindi makaranas, mga kapatid, ng magandang pakiramdam. Ha? Praise God! Well, naranasan nyo na ba na isang bahagi ng katawan walang naramdaman, manhid? Oh, that's a big problem. Pero ano ang pakinabang ng pakiramdam kung nakakaramdam ka nga, masakit naman ang nararamdaman mo? Aranasan mo na ba, mga kapatid, na nangangabit yung binti mo? Mga simpleng ano lang ito, just for us to realize. Ha? May pakiramdam yung binti mo. Pero pagkatapos na maghapong pagtatrabaho, nakaupo ka na, mga kapatid, at nagpapahinga, tumatakbo pa rin yung mga nerves mo. Aba, hindi po magandang pakiramdam yun. Amen? Meron po tayong tinatawag na sense of sight. Yung kakayanan makakita. Ay, mga kapatid, hindi lamang po yung basta makakita. Gusto natin, nakakita tayo ng maganda. Ayaw natin makakita ng pangit. Ayaw natin makakita ng masamang pangyayari. Di ba? Praise God. Sense of hearing.
Ganon din. Praise God. Hallelujah. Ayaw mo namang annoying sound. Gusto mo yung tunog na nagpapaganda ng iyong pakiramdam. How about sense of smell? Sense of taste. My heart goes out to those people, mga kapatid, na walang panlasa. Sabi nila, isa raw sa sintomas ng COVID-19, mawawala ka ng pag-asa, ng panlasa. O ano kabuluhan ng nakatambak na pagkain sa harapan mo? Kung lahat ng isubo mo sa bibig mo ay hindi mo nalalasahan. And praise God, yung dinagdag mga kapatid itong si Mr. Google, sense of space. Yeah? We want to feel freedom. We want to have this ability to go around and enjoy the fullness of God. Nakagawa na po ng konklusyon mga kapatid si Solomon tungkol dyan. Ang sabi niya, pagkatapos kong masubok ang lahat, maranasan ang lahat. This is the conclusion. Lahat ay walang kabuluhan. Eh bakit po ganun? Totoo ba mga kapatid na ang buhay natin ay walang kabuluhan? Abay hindi po. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo in the book of John chapter 10 verse 10, I came to give you life and for you to have it more abundantly. Na kung atin mga kapatid liliwanagin, ako'y dumating para iparana sa inyo yung intention ko originally nung ginawa ko kayo. You are not here just to exist. You are here to enjoy life. You are not here for a time or temporarily. I created you and I meant for you to live eternally with me. Ito po mga kapatid ang kalooban ng Diyos. And apparently, mga kapatid, yung pinaranas po, mga kapatid, ng Panginoon kay Solomon ay nagtuturo sa atin na we cannot enjoy this life aside from the Lord Jesus Christ. Glory to God. Hallelujah. We must realize this. Life becomes meaningless. Praise God. Without Jesus Christ in our life. Glory to God. And hallelujah, people are doing their best to improve this life. Amen. Alam natin mga kapatid na kailangan natin ang pleasure and satisfaction. And we cannot enjoy it without the means to have it. Ha? Kung wala tayong kayamanan, kung wala tayong pera, yun ang ultimatum eh, di ba? Kaya nga sabi nila eh, money can buy everything. At hindi nang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, mga kapatid sa kanyang salita, the love of money is the root of all evil. Hindi naman talaga yung pera ang hinahangad ng tao eh. Ang hinahangad ng tao, mga kapatid, yung satisfaction to this life. Kaya sila naghahanap ng pera, kaya sila naghahanap ng kapangyarihan, kaya sila naghahanap ng control, sapagkat iniisip nila, if they have all this, they will be satisfied. Nagkakasala lang tuloy. Naranasan lahat ni Solomon. Nang sabi niya, conclusion ko, walang kabuluhan. Ha? Praise God! So, para magkaroon ng kayamanan at pera, of course, alam natin mga kapatid na dapat po tayong magkaroon ng trabaho o negosyo. At alam natin hindi tayo magkakaroon ng magandang negosyo o trabaho kung hindi po tayo nakapag-aral. So we do all this. And yet Solomon in his wisdom, in the privilege that God gave him, he was able to experience them. At pinagpapauna na po, mga kapatid, ng salita ng Diyos. It will not do us any good. Amen? Hallelujah! So, mga kapatid, ano ang gagawin natin to satisfy this life, to enjoy this life that God gave us and He meant for us to enjoy this life? Mga kapatid, pagkatapos na
makita ni Solomon ang lahat ng ito, nagkaroon po siya ng conclusion. And it came late, but purihin ang Diyos, not late to us. Nang sabi niya in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13, fear God and keep His commandments, sapagkat ito ang katungkulan ng tao sa kanyang buhay. In a nutshell, let me tell you this. God gave us everything. God gave us a perfect life. Hindi na po natin kailangan ang lahat ng bagay. Hallelujah! But ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa, ay kinikilala po natin siya. Amen? Hallelujah! In the book of Proverbs, chapter 14, verse 12, ang sabi doon, mga kapatid, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are ways of death. If we are going to seek life and its happiness our own way, sa bandang huli, mga kapatid, tayo po ay masisiphayo, tayo po ay mabibigo. Maiiwan lang tayo nagtatanong, anong kulang, anong nangyari, ano pa kinakailangan kong gawin? Praise God! In the book of Jeremiah, chapter 10, verse 23, O Lord, I know the way of man is not in himself. It is not in man to direct his steps. Sa araw na ito, mga kapatid, hallelujah, sinasabihan tayo ng Panginoon. Good life is for each and every one of us. And listen to me, not just for Solomon. Bible teaches God is not a respecter of persons. Amen. Kung gagawin po natin, mga kapatid, yung konklusyon na nakita ni Solomon pagkatapos niyang subukin ang lahat ng mga bagay. Hallelujah! Kung papaanong si Solomon ay nagtamasa ng magandang buhay, mga kapatid, may enjoy po natin yung magandang buhay na ipinangako ng Diyos sa atin. Amen? Book of Romans chapter 15 verse 4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Hallelujah! Hindi na po natin kinakailangang danasin yung ganong kahirapan. Sabi nila, mga kapatid, experience is the best teacher. Ba't kinakailangan pa na dito na po, mga kapatid, salita ng Panginoon? And I believe, mga kapatid, by this time, marami po sa mga nakikinig sa akin, naranasan na po natin yung lahat ng karanasan. And at the end of it, nagtatanong pa rin tayo, ano pa ang kinakailangan kong gawin para maayos ang buhay ko? Madalas nga, mga kapatid, nagre-resolve na lang tayo na, o kahit ito lang po, Panginoon, masaya na po ako. Hindi po ba? Binababaan na nga po natin yung ating goal. Sinisimplihan na nga lang po natin, mga kapatid, yung ating mga pangarap. At tinuturoan natin yung ating mga sarili, mga kapatid, para masatisfy doon. But listen to me. Ito po'y resulta ng ating mga kabiguan. And this is not God's will for us. Jesus said, I came to give you life and for you to have it more abundantly. I came to give you a satisfactory life in all areas, name it. Materially, much more spiritually, in our relationships. Hallelujah. Materially, Pastor, narinig ko dati, sabi ng isang kapatiran, Pastor, ang sarap maglingkod sa Lord. Di po ba? Kahit na walang pera, basta naglilingkod tayo sa Panginoon. At maganda yung kanya sinabi, natuwa ako doon. Pero sabi ko sa kanya, pero di ba mas masarap maglingkod sa Diyos kung maraming pera? Ah, mas masarap po. And I think everybody agrees to that. And you know, you can get what I'm trying to tell you today, right? Hallelujah! Yayamang binigyan na po tayo ng Diyos, mga kapatid, ng ganitong pribilehyo na nakilala natin siya.
Iba-iba po yung antas at kalagayan sa buhay na pinanggalingan natin lahat. I have my own testimony to share. But just the same, mga kapatid, pare-pareho po tayong tinawag ng Diyos. Not just to be a part of a religion or a fellowship. But God called us for us to enjoy this life. And Colossians, mga kapatid, hallelujah, chapter 2, verse 10, the Bible says, we are complete in Him. Hey, listen, when you found Jesus Christ, or rather, the Bible says, when Jesus Christ found you, you are complete in Him. Gawin po natin, mga kapatid, ang kanyang mga kalooban. Amen? Hallelujah. Praise God. I'm telling you, a far better than Solomon is here with us. Ginamit lang ng Diyos si Solomon para makarating sa atin ang mensaheng ito. But a far better than Solomon is here with us. God was manifest in the flesh. At nang siya po, mga kapatid, ay dumating dito, isang pinaka-importanting mensahe niya sa ating lahat, Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. To a lot of people, that's a very basic verse. But let me tell you, basic it is. Pero napakahalaga, mga kapatid. Sabagat bago itong 6:33 na ito, earlier in the verse, sinabi doon yung mga pangunahing hinahanap ng tao para maging masaya yung kanyang buhay. Kakainin, darating, titirhan, mga simpleng bagay. Praise God. At ang sabi ng Panginoon, kahit anong paghanap ang gawin mo, pagsisikap ang gawin mo, there is no guarantee na makikita mo. At kahit na makita mo, there is no guarantee na masisiyahan ka. But look at God's way. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The way to a satisfying life is the Lord Jesus Christ. John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Not just that we're going to have a good life in Jesus, He is the life. Amen. No man cometh unto the Father but by me. John chapter 8, verse 12, the Bible says, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have, wow, the light of life. Purihin ang Panginoon. And again, let me repeat John chapter 10, verse 10. The thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Mga kapatid, nang ang Panginoon Jesus Cristo ay dumating sa mundong ito, hindi na po tayo nangangapa. Ang hinahanap na magandang buhay ng bawat isa ay nandito na. Amen. Tanggapin mo si Jesus Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At tayo na mga tumanggap na. Patuloy po tayong lumakad sa Kanya. Ang sabi ng Bible, whatsoever we do, in words or in deed, ano sabi? Do all in the name of Jesus Christ. Why? Because in Jesus, we're gonna enjoy and we're gonna have a perfect life. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat. Amen.